Hello, what's up guys? Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag-print ng two-color vinyl sa t-shirt. Okay, meron tayo ditong customized na design. Magawa ng isa nating customer. Ngayon, kailangan natin siyang isaybas ng EPS kasi siya ang binabasa ng Sign Master. Kaya yun ang file na kailangan natin para ma-read. Pagkatapos, kapag nasaybas nyo sa EPS, open nyo lang ang Sign Master, tapos hanapin natin ating save file, i-drag lang natin siya doon, drag and drop. Nang makikita nyo, wala siya yung hindi halata yung kulay puti kasi white din yung background natin, pero nandyan yan. Pag change color nyo, makikita nyo. Ngayon, ang kailangan nyo lang gawin ay i-ungroup para mapaghiwalay natin ang dalawang kulay. Makikita nyo, nakasama pa rin yung puti. Kailangan natin maklik yung puti. Dahil ano naman siya, dahil kung anong kulay ng vinyl ang kakatay natin, ganun pa rin siya kahit gawin natin siyang itim dito. Layout pattern lang to. Tapos kailangan natin siyang i-resize sa sukat na kailangan natin. Yan, lalagyan natin dito sa ating template. Kailangan din natin i-adjust ang template para ma-estimate nyo kung ilang metro ng vinyl ang magagamit. 20 inches by 40 inches ang isang metro ng vinyl. Bale, ang magkakasya sa kanya ay dalawa sa isang row. Yan. Yan, group lang natin. Tapos, sisimulan natin siya sa white. Ito yung color white na vinyl. Yan ang layout niya. Tapos, ito naman yung kulay red. Kasi dyan. Ang nagamit ko dito, nagpapagawa ang customer ng 45 pieces. Halos 4 at kalahating metro din ng vinyl ang nagamit ko. Ngayon, ilalayout natin ang pangalawa. Ito kahit hindi nyo ito iset kasi automatic 20 inches naman yun eh. Kailangan naka-mirror ang kanyang orientation dyan. Tapos, may auto-width box para hindi na kayo mahirapan mag-width. Tapos, pwede nyo area test o kaya i-cut now. Ngayon, ikakat natin at pupunta na tayo sa cutting process. At ito ang aking MG360 na Kuyi cutter platter. Setup lang yan dyan, tapos dire-diretso yung feed. Ngayon sa matapos, padalawa-dalawa lang muna kasi para ma-check natin kung walang magiging problema yung setup. Kasi minsan pag sobrang haba ng kinakat, minsan nagloloko yung machine, biglang kumakat lang na isang mahaba, may na-experience akong ganun eh. Kaya kailangan hindi ko masyadong percent yung machine sa matagalang cut, paunti-unti lang. At pagkatapos ng puti, ito namang red ng vinyl. Ganun, same process lang din, magkakat lang siya. Ang isang design ay around wala pa ata isang minuto yun. Ang pagkakat nun, wala pang isang minuto. Almost 1.5 minute. Tapos, ito naman ay nasa less than a minute lang to. Kaya mabilis. At pagkatapos naman, i-width na natin siya dahil meron tayong width box. Isang mabilis na hila lang to. Makikita nyo, madali lang siya hilahin. Yung excess na vinyl, medyo mahirapan na yung gamitin kaya itatapo na rin natin yun. Sa paghihila naman nun, basta tama yung setting ng cutter, tama yung depth, mabilis naman mag-width. Pero bago kayo mag-setup ng cutter, kailangan nyo munang i-test yung lalim at saka yung talim ng blade.
kasi baka cut kayo ng cut, hindi pala malalim, edi natanggal din yung design, kaya dapat good condition muna yung cutter platter nyo bago nyo i-mass cut, madamihang cut. Yan. Pag magandang setup mo, tama yung depth, matalas yung talim, dire-diretso na. Yung cutter platter ko, around 2 years na siguro yun. Hindi pa ako nagpapalit ng blade dun, good condition pa rin yun. At madaming piniprint, ayan. 45 pieces to. Dire-diretso lang natin kinat. Kung makikita nyo, nalinis ko na yung red at saka white. Ito na ang kanyang cut-off niya. Ito ay yung mismong itatatak natin. Kailangan natin i-double check kung tama yung sukat ng dalawa. Ipag-overlay natin siya, overlap. Ito yung magiging kakalabasan ng ating tatak. Para naman sa setting, dahil two-color vinyl siya, kailangan ay 160 and 5 seconds lang. Kasi maluluto yung vinyl natin at lulutong yun, di maganda ang quality ng pagtagal. Una, i-repress lang natin ng mga 1-2 seconds yung damit para mawala yung moisture. Ngayon, yung first color natin ang ating ilalagay, ang white na vinyl. Pag hindi kayo nakamirror, baligtad ang tatak nyo yan. Kaya kailangan nakamirror yung setting nyo dun. Para sa alignment, kung makikita nyo, ginagamit ko ang aking knuckle. Halos 4 na finger below the neckline, yung tamang sukat nun para sa chest. Tapos dahil sanay na ako gumamit ng magsentro, hindi ko na kailangan gumamit ng plywood. Yung iba kasi gumagamit ng plywood na malapad, nilalagay nila sa ilalim para makita nila kung pantay yung t-shirt sa heat press. Ayan, 5 seconds lang siya, napakabilis lang yan. Makikita nyo, ito naman yung red. Cold peel yung ano natin, ha. Pagkakalimutan, ang vinyl ay cold peel. Kailangan siyang tanggalin kapag malamig na yung tatak. Kasi sasama ulit siya, masisira lang yun. Ngayon, dahil tapos na, another 5 seconds lang ulit. Tapos, pwede na natin iangat. Yan. Makikita nyo, ito na yung design. At pagkatapos na lumamig na ulit yung pula, tanggalin na natin at yun. Ganoon lang kasimple mag double color. Kita nyo, kailangan lang natin i-repress ng 5 seconds ulit para ang total na heat niya sa heat press ay around 15 seconds lang, hindi siya overcook. Kaya makikita nyo ang aming tatak. Kung gusto nyo magpagawa, message lang kayo sa MM08 Printing Shops FB and a piece.